Oh, naman muntik ka na doon. Naku. Sige, diretso lang. Nawala talaga momentum ko. Hindi pa bababa kasi siya kanina. Malamig yung aircon pero pinagpapawisan ako. Diretso lang, diretso lang. Huwag kang pumagit na. Yan. Sige. Ah, pwede na, pwede na. Pwede na mag-inlex. So, hello guys! Ito, nasa Driving 101 with Maam Zeneth. So, nasa daan pa kami ng Gonzaga. Gonzaga to Santa Teresita, ang highway na to. So, as you can see, wala naman kami kasalubong kaya pinagbaneho ko muna siya. Ayan. So, yung takbo namin is, ayan. Nasa 30. So, drive safe lang. Kasi gusto yung matuto ng magmaneho. At least yung sasakyan na gamit namin is Matic. So, okay lang. So, be careful kasi meron tricycle yung sa harap mo. Huwag mo i-overtake. Enjoy mo lang yung 2030 na takbo natin. So, actually guys, kaya kami nang dito sa ano ngayon, sa downstream. Dumiretso kami na Santa Ana para ihatid yung kanyang hobby. So, umalis kami ng Tuguegarao kanina ng 5:30. Dumating kami kanina doon ng 8:40, 7:45. So, it takes about mga 2 hours and 15 minutes. Grabe, ang ganda ng driver ko. So, hope you will enjoy this, guys. Kasi ang challenge ko sa kanya, mag-drive siya hanggang magapit. Ayan, grabe. Diretso ko lang. Diretso ko lang. Kasi sabi ko, nabanggit ko lang magapit. Ano na, gigilid ka na. Kasi nabanggit ko lang magapit, gigilid na. Ayaw niyang dumiretso sa magapit. So sabi ko, estimated time ng ganitong takbo namin. Kung ang oras na isa sa ilas 9, estimated time hanggang magapit is 12 o'clock na. Ang takbo namin 30-20. Okay na yun. Matututo na siya dun. O, pag nabangga pa ng sasakyan, ay masatuto pa siya. So, hope you enjoy this this short video, guys. So, ayan. And nag-enjoy din ako na nakaupo dito kasi nagmamayo ako kanina. Tapos magtuturo pa ako ng writing lesson kay Maam Zeneth kayo. Oh, grabe na. Nasa Santa Teresita na kami. Sa mga pa rin, mga covered pa rin ng GCQ at saka ECQ. Stay home and stay safe. Always wear mask pa rin. Saka magbibit lagi ng alcohol. Ayan, magbibit kami alcohol dito. Oo, may kama rin sa likod. Joke lang, hindi pala. So ayan, stay safe lang. Tapos protect yourself always. Mag-hydrate kayo kasi summer ngayon kasi sobrang init, grabe. Dito sa Cagayan, pumapalo na kami ng dito. Nasa 40 na tayo, no? Oh. 40 plus, actually 40 plus na namin dito, temperature namin. Sa Tuguegarao, parang pumapalo na ng mga 46, 47, 48, ganun ang doon, temperature. So, hydrate lang, guys. Kung kailangan mag-long sleeve, ayan, mag-long sleeve kayo para hindi kayo umitim. Ayan, gaya ako. Tapos, bibit lagi ng tubig. Kaya lalabas kayo, bibit kayo ng tubig. Bibit din kayo ng payong. Ayan. Protect yourself, always wear mask din. Ayan. Tapos, yung kasama ko, na-excite kasi 60 na yung takbo namin. Ayan. So, mamaya, 80 na yan. Diretso na ng Tuguegarao. So, grabe.
Eh, natutuwa naman ako at natututo ang aking estudyante. Ayan. So, ayan. 60 kasi pakyat. Ay, 40. Ayan. So, ayan. At least, two birds at in one bullet ang ano namin, naging activity. Natid namin yung asawa niya, that's one. Number two, maturuan ko siya ng paano magmaneho kasi yun ang request niya. And, sabi ko sa kanya, oh, sige, mag-vlog ako. Habang, ay, dito kami, huwag kang gumawa, diretso ka lang, huwag kang, oh, naman, muntik ka na doon. Sige, diretso lang. Sa mga talibong mentong ko. Hindi pa, pagbaba nga kasi siya kanina. Malamig yung aircon pero pinagpapawisan ako. Ang hirap. Pagbaba kasi siya kanina. Dahil lang siya napababa doon kasi. Walang pagkakaiba yung pababa sa kain diretso. Ay, speed lang, ayan. Ngayon. Bumalik ulit sa 20 yung takbo. Anyway, sabi ko nga, mag-hydrate lang kayo, mag-wear lang kayo ng mask, ayan, magamit kayo ng sombrero, ayan. And, stay safe. Saka, spend more time with your family. Yung mga dapat na turuan, for example, yung mga anak natin, pa rin at least, hindi naman sila mapag-iwanan sa school, turuan din natin sila. Kahit yung basic lang, ayan. And wag muna natin palabasin ang mga bata kasi they are prone pa rin sila sa mga viral diseases like COVID-19. And of course, mga elderly, we serve them also. Actually sa bahay marami ka ng pwedeng gawin. Magkuskos ng kubeta, ay maglinis ng kupom, maglinis ng kwarto, magayos ng gamit, lahat yan. Productive pa rin. Kasi every end of the day, ang pinaka-importante, productive ka. Hindi lang yung puro, ang ibig sabihin kasi na ibang productive is magkaroon ng pera, hindi. Ang ibang word ng pagiging productive din, or meaning ng pagiging productive din is yung marami kang natapos o marami kang accomplishment sa tuwing araw na lumilipas sa buhay natin. So, masyado akong drama. So, tarotya lang. Huwag kang kabahan. Sasakyan lang yan. Mababangga lang yan. May bumper tayo. May bumper naman tayo. Tapos may latero naman.